kini gitawag nga new normal o bagong normal. Sulod sa bagong normal, gikinahanglan ang bagong panglantaw. Dili na haom sa panahon karon ang kinabuhi nga atong unang naandan. Kanunay natong itatak sa atong huna-huna nga niusab na ang panahon karon. Kini nga sugyot mahibalo gikan sa Bukidnon State University ug lokal nga pangagamahanan sa siyudad sa Malaybalay, pinaagi sa City Health Office Malaybalay, Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 ug mga estasyon nga miyembro sa kabsanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, Bukidnon Chapter. Matud pa sa World Health Organization, kada 6.5 segundo, adunay gakamatay nga manigarilyuway. Gibalabana nga 1.3 billion kada duha ka oras matagtuig sa tibuok kalibutan. Dinhi sa Pilipinas, adunay 20,000 ka mga Pilipino ang gakamatay tungod sa nagkalain-laing sakit nga may kalabutan sa pagpanigarilyo. Ang pagpanigarilyo, ikalima sa pulo kanagunang kaso sa sakit nga makapatay. Matud pa sa natalang impormasyon sa gobyerno. Paghuna-huna, basin ikaw na ang sunod, luwasa imong ginabuhi, undang ang pagpanigarilyo. Kini kinasingkasing na pagpahinumdong gikan sa mga estudyante sa Development Communication ug niining istasyon, DXBU 14.5 FM. Your educational and community-based radio station, DXBU 104.5. It's more than just music. This is 104.5 DXBU 104.5. Hi, mga classmates sa kahanginan! Arat na sa Radyo Eskwela! Iandam ang inyong mga radyo, cellphone, bopen o papel. Ug ayaw kalimti ang paghugas sa kamot o pagsuot sa face mask sa dili pa magsugod ang klase. Para siguradong safe ka o nakatuon pa. Maminaw o makitaay ta uban atong mga teachers sa kahanginan. Matag Martes o Huwebes, alas 3 sa hapon, dinhi sa inyong paboritong estasyon, DXBU 104.5 FM. Ug streaming live sa DXBU 104.5 FM official Facebook page. Ug ALS 2.0 Malaybalay official Facebook page. Radyo Eskwela, magtuon ta! Alang sa mga pangutana, komento o suwestyon, i-contact ang RBI Radyo Eskwela sa numero 0936-600-3197 o 0961-785-2062. Mayong hapon, classmate! Alas stress na! Iandam na nato atong kaugalingon alang sa pagpaminaw sa atong klase diri sa Radyo Eskwela. Excited na kaayo ko ug ako naghinaot, ikaw excited po sa atong klase karon. Andaman ang mga gamit pang sulat ug ayaw kalimti ang mga importante nga detalye sa karon nga lesson. Oh, nana si teacher, maminaw na ta. Ang kawanihan ng alternatibong sistema ng pag-aaral ng kagawaran ng edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM, ay naghahandog ng isang palatuntunang panradyo na pinamagatang Siyentipikong Pamamaraan, Solusyon sa Suliranin sa Pagsasaka. Magandang araw, mga kaibigan! Ako ang inyong teacher sa radyo. Nag-aanyaya sa inyo na pakinggan at sumali sa ating pag-aaral. Pakinggan ninyo ang isang awiting bayan na hindi kumukupas. Ito ay ang awit na Matanim IT Biro. Hindi ko'y naminiti sa pag-aaral.
Ang awiting bayan na inyong narinig ay may kaugnayan sa aralin natin ngayon na pinamagatang Siyentipikong Pamamaraan, Solusyon sa Suliranin sa Pagsasaka. Dito. Ilang sago lang ng palay ang aking naani ngayon. Hindi ako halos nakabawi sa nagastos ko sa pagpapatanim. Ganoon din ako, paring Mando. Ganyan din ang hinain ng ibang magsasaka dito sa atin. Ano kaya magpakita tayo doon sa farm technician na nakasakop sa ating barangay? Magtanong tayo tungkol sa ating suliranin. Maganda ang mukahe mo, paring Carlito. Hala, tara na sa bayan. Wala pang alas 8 ay nasa opisina na ng technician sa bayan sina Carlito at Armando. Nagulat pa si Ginang Cruz nang mabungaran sina Carlito at Armando. Magandang araw po, Ginang Cruz. Magandang araw din naman. Tag-aning na ngayon, di ba? Kamusta naman ang mga ani ninyo ngayon? Iyon na nga po ang sadya namin dito. Mahina ang ani namin ngayon. Ganon din ang ibang magsasaka sa aming lugar. Totoo po ang sinasabi ni Paring Mando. Mari po ba ninyo kaming tulungan? Gusto po kasi naming malaman kung bakit mahina ang aming ani ngayon sa bukid. Aba oo, bakit naman hindi? Alam ninyo, may mga siyentipikong pamamaraan na makatutulong kung paano ninyo malalaman ang mga dahilan o sanhin ng mahinang ani ng inyong bukid. Ganun po ba? Abay, ginagawa naman po namin ang aming magakaya para lamang gumanda ang aming ani. Totoo yan, Ginang Cruz. Sa katunayan po, gumagamit pa po kami ng pataba sa halaman. Inihanda naming mabuti ang lupang tinatamnan. Ano po kaya ang dahilan? Alam ninyo, Armando at Carlito, sa pagsasaka, maraming mga bagay-bagay na dapat isaalang-alang. Makabubuti na malaman at matutunan ninyo ang mga pamaraang siyentipiko sa pagsasaka. Abay, makatutulong ito sa inyo ng malaki. Paano po ba iyon, Ginang Cruz? Okay, ganito yun. Una, pag-alam sa suliranin. Ano ba ang mga suliranin na inyong nararanasan ngayon? Parati na lamang pong sumasalat at talagang napakaliit ng aming inaani. Maliit na ani. Yan pala ang inyong suliranin. Ang susunod na hakbang Carlito ay ang pagbubuo ng haka-haka. Paano po ba ang paggawa ng haka-haka, Ginang Cruz? Matapos na matukoy ninyo ang suliranin, isipin ninyo, ano kaya ang posibleng dahilan o sanhi ng maliit na ani? Pero teka, inihahanda ba naman ninyong mabuti ang lupa bago magtanim? Abay, opo naman. Inaararo po naming mabuti iyon. Kinakalmot at nililinis ng mabuti ang lupang pinagtatamnan. Maganda ba ang binhi? Angkop ba ito sa lupang pagtatamnan? Ang pagpili kasi ng binhi ay maaaring isa sa mga dahilan. Okay po naman, kasi binili po namin sa bayan ang binhi. Angkop ba ang pataba? Tama ba naman ang paglalagay ninyo sa halaman? O baka naman maraming peste o hayop na sumisira sa inyong mga halaman? Halimbawa nito ay ang mga daga, paniki, ibon at iba pa. Abay, hindi po namin binibigyan ng pansin ang mga bagay na iyan. Pero bukod pa dito, mayroon ba naman kayong irigasyon o sapat na supply ng tubig para sa inyong mga halaman? Umaasa lang po kami sa pagpatak ng ulan. Iyon po bang tinatawag na sahod ulan? Maaaring isa yan sa mga dahilan. Dapat din ninyong pagtuunan ng pansin ang pagsasalit-salit ng halaman sa pagtatanim. Dapat ang halaman na itatanim ay akma sa panahon ng pagtatanim. Halimbawa, ang mais ay mainam na itanim sa unang pagpatak ng ulan sa buwan ng Mayo o Hunyo. Ano pa po kaya ang posibleng dahilan?
Ang lupa sa burol o sa dahilig ay madaling umaagos pababa sa pag-ulan. Sa ganitong paraan, sumasama ang sustansya ng lupa. Dapat din kayong magtanim ng iba't ibang uri ng halaman sa ganitong lugar. Ang ganitong uri ng pagtatanim ay tinatawag na contour planting. Ang contour planting ay makatutulong upang pigilin ang pag-agos ng lupa. Ah, ganoon po pala. Napakaganda po ng inyong pagpapaliwanag. Matapos kayong makagawa ng haka-haka, ay mangalap kayo ng datos o impormasyon na magpapatunay sa inyong haka-haka. Paano po naman ang pangangalap ng datos o impormasyon? Ang pangangalap ng datos o impormasyon ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng eksperimento para malaman ang dahilan ng mahina ninyong ani. Eh, bakit hindi natin subukin sa inyong bukid ang pagsasagawa ng eksperimento? Sige po, maganda nga po yan para masubaybayan namin at ang aming mga kabarangay ang pagsasagawa nito. Naku Carlito, kagagaling ko lang sa bukid. Alam mo ba, nakita ko na putol-putol ang mga uhay ng palay. Mga daga siguro ang may kagagawan. Ganun ba, Celia? Dapat siguro'y maglagay tayo ng lason at patibong para sa daga. Isasama ko si Paring Armando upang maobserbahan namin kung ano pang hayop ang sumisira sa ating palayan. Aba, Celia, alam mo ba kung ano ang aming natuklasan? Ano yon? Abay, bukod sa mga patay na daga na nakita namin doon, akalain mong may mga ibong maya pa na kumakain sa mga bunga ng palay. Kaya pala napakahina ng ating ani ay dahil sa daga at ibon? Mas mainam siguro ay kumonsulta ulit ako kay Ginang Cruz upang masolusyonan agad ang mga ito. Ay naku Carlito, hindi mo na kailangan pumunta sa bayan. Hayan o, paparating na si Ginang Cruz. Oh, Carlito! Kumusta na ang inyong tanim na palay? Magandang umaga, Ginang Cruz. Natuklasan na po namin kung bakit mahina ang aming ani. Talaga? Ano yun? Ang dahilan pala ay mga daga at mga ibon na siyang kumakain sa aming mga palay. Grabe po talaga, inuubos nila ang aming mga palay. Ah, ano naman ang ginawa ninyo upang mapatunayan ang mga ito? Naglagay po kami ng lason at patibong para sa mga daga doon po sa palibot ng palayan. Inobserbahan din namin kung ano ang hayop na kumakain ng mga bunga ng palay. Dumating ang araw ng anihan sa barangay ni Carlito at Armando. Ay, salamat! Masagana ang ani natin ngayon. Sobra-sobra ito na panggastos sa pangangailangan ng aking pamilya. Makapag-iipon ako para sa hinaharap. Salamat kay Ginang Cruz at sa pamaraang siyentipiko na kanyang itinuro. Gumaganda na ang ating kabuhayan. Tama ka, Paring Armando. Mga kaibigan, ang inyong napakinggan ay isang dialogo na nagpapaliwanag ng mga paraang siyentipiko sa pagsasaka. Narito ang ilang mga katanungan. Mahalaga ba ang pamamaraang siyentipiko sa paglutas ng suliranin sa pagsasaka? Sinabi mo bang makakatulong ito para magkaroon ng masaganang ani? Ano-ano ang pamamaraang siyentipiko? Kung sinabi mong pag-aalam sa suliranin, paggawa ng haka-haka, paghanap ng datos,
pagsusuri ng mga datos, paggawa ng konklusyon at paggawa ng rekomendasyon. Paano ito makakatulong sa paglutas ng suliranin sa pagsasaka? Di ba dapat maligaya tayo na gumawa ng pag-aaral? Mga kaibigan, kayo po ay muli kong inaanyayahan sa susunod na mga pag-aaral. Kung mayroon po kayong mga katanungan, maaari kayong magtanong sa inyong instructional manager. Sana'y maging unang hakbang ito tungo sa masaganang pag-aaning. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig. Mabuhay po kayo! Pakinggan ang isang palatuntunang panradyo na inihanda ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM. Tangi sa pagbalik ang replay sa maong lesson karong hapuna. Hi mga classmates sa kahanginan! Arat na sa Radyo Eskwela! Iandam ang inyong mga radyo, cellphone, bopen o papel. Ug ayaw kalimti ang paghugas sa kamot o pagsuot sa face mask sa dili pa magsugod ang klase. Para siguradong safe ka o nakatuon pa. Maminaw o makitaita uban atong mga teachers sa kahanginan. Matag Martes o Huwebes, alas 3 sa hapon, dinhi sa inyong paboritong estasyon, DXBU 104.5 FM. O streaming live sa DXBU 104.5 FM official Facebook page. O ALS 2.0 Malaybalay official Facebook page. Radyo Eskwela, magtuon ka! Alang sa mga pangutana, komento o suwestyon, i-contact ang RBI Radyo Eskwela sa numero 0936-600-3197 o 0961-785-2062. O si Jeffreline B. Valaron, 26 years old, nagpuyo sa Barangay 7, Malaybalay City. Sa pagkakaroon na ako sa Bukidnon State University o Bukso, nag-eskwila sa kursong EB Philosophy. Tungod sa Alternative Learning System, nakahuman ko sa akong elementarya o sekundarya. O hinay-hinay na ako nga nakabot ang ako mga pangandoy. Nadungog na ako ni siya pinagi sa programa sa radyo. Na-challenge ko nga na dungog na ako dito na da-eskwilahan nga walay bayad. Tungod anang eskwilahan Alternative Learning System nga Deep Ed, dako kayong kausaban sa kong kinabuhi. Ang ALS Radio-Based Instruction Program, usa ka programa nga gimugna alang sa mga out-of-school youth and adults nga wala nakalampos sa ilang pagtungha sa elementarya o sekundarya. Dugang pa tumong niini ang paghatag kahulugan, lakip ang maayong kausaban sa ilang kinabuhi. Gipaluyuhan ang ALS RBI sa Bukidnon State University, College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, lakip ang Department of Education Division of Malaybalay City, inubanan sa suporta sa City Government of Malaybalay. Alang sa gustong magpa-enroll ni ining programa o uban pang programa sa Alternative Learning System, palihog lang pagbisita sa Pink House, Alberto Street, Barangay 1, Malaybalay City o sa pinakaduol ng Community Learning Centers sa inyong lugar. Alang sa dugang na impormasyon, pwede ka mong mo-text or mo-tawag sa numerong 0905-791-5739. Madunggan ang ALS RBI matag Martes o Huwebes, alas 3 hangtod alas 3:30 sa hapon. Dinhilang sa atong istasyon, DXBU 104.5 FM sa Bukidnon State University. Ang Kawanihan ng
alternatibong sistema ng pag-aaral ng kagawaran ng edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nagipilang ito, DXBU 104.5 FM, ay naghahandog ng isang palatuntunang panradyo na pinamagatang Siyentipikong Pamamaraan, Solusyon sa Suliranin sa Pagsasaka. Magandang araw mga kaibigan! Ako ang inyong teacher sa radyo. Nag-aanyaya sa inyo na pakinggan at sumali sa ating pag-aaral. Pakinggan ninyo ang isang awiting bayan na hindi kumukupas. Ito ay ang awit na Matanim IT Biro. Bayan na inyong narinig ay may kaugnayan sa aralin natin ngayon na pinamagatang Siyentipikong Pamamaraan, Solusyon sa Suliranin sa Pagsasaka. Pare Carlito, ilang sago lang ng pale ang aking naani ngayon. Hindi ako halos nakabawi sa nagastos ko sa pagpapatanim. Ganoon din ako, paring Mando. Ganyan din ang hinain ng ibang magsasaka dito sa atin. Ano kaya magpakita tayo doon sa farm technician na nakasakop sa ating barangay? Magtanong tayo tungkol sa ating suliranin. Maganda ang mukahe mo, paring Carlito. Hala, tara na sa bayan. Wala pang alas 8 ay nasa opisina na ng technician sa bayan sina Carlito at Armando. Nagulat pa si Ginang Cruz nang mabungaran sina Carlito at Armando. Magandang araw po, Ginang Cruz. Magandang araw din naman. Tag-aning na ngayon, di ba? Kamusta naman ang mga ani ninyo ngayon? Iyon na nga po ang sadya namin dito. Mahina ang ani namin ngayon. Ganon din ang ibang magsasaka sa aming lugar. Totoo po ang sinasabi ni Paring Mando. Mari po ba ninyo kaming tulungan? Gusto po kasi naming malaman kung bakit mahina ang aming ani ngayon sa bukid. Aba oo, bakit naman hindi? Alam ninyo, may mga siyentipikong pamamaraan na makatutulong kung paano ninyo malalaman ang mga dahilan o sanhin ng mahinang ani ng inyong bukid. Ganun po ba? Abay, ginagawa naman po namin ang aming makakaya para lamang gumanda ang aming ani. Totoo yan, Ginang Cruz. Sa katunayan po, gumagamit pa po kami ng pataba sa halaman. Inihanda naming mabuti ang lupang tinatamnan. Ano po kaya ang dahilan? Alam ninyo, Armando at Carlito, sa pagsasaka, maraming mga bagay-bagay na dapat isaalang-alang.
makabubuti na malaman at matutunan ninyo ang mga pamaraang siyentipiko sa pagsasaka. Abay, makatutulong ito sa inyo ng malaki. Paano po ba iyon, Ginang Cruz? Okay, ganito yun. Una, pag-alam sa suliranin. Ano ba ang mga suliranin na inyong nararanasan ngayon? Parati na lamang pong sumasalat at talagang napakaliit ng aming inaani. Ah, maliit na ani. Yan pala ang inyong suliranin. Ang susunod na akbang Carlito ay ang pagbubuo ng haka-haka. Paano po ba ang paggawa ng haka-haka, Ginang Cruz? Matapos na matukoy ninyo ang suliranin, isipin ninyo, ano kaya ang posibleng dahilan o sanhi ng maliit na ani? Pero teka, inihahanda ba naman ninyong mabuti ang lupa bago magtanim? Abay, opo naman. Inaararo po naming mabuti iyon. Kinakalmot at nililinis ng mabuti ang lupang pinagtatamnan. Eh, maganda ba ang binhi? Angkop ba ito sa lupang pagtatamnan? Ang pagpili kasi ng binhi ay maaaring isa sa mga dahilan. Okay po naman, kasi binili po namin sa bayan ang binhi. Angkop ba ang pataba? Eh, tama ba naman ang paglalagay ninyo sa halaman? O baka naman maraming peste o hayop na sumisira sa inyong mga halaman? Halimbawa nito ay ang mga daga, paniki, ibon at iba pa. Abay, hindi po namin binibigyan ng pansin ang mga bagay na iyan. Ah, pero bukod pa dito, mayroon ba naman kayong irigasyon o sapat na supply ng tubig para sa inyong mga halaman? Eh, umaasa lang po kami sa pagpatak ng ulan. Iyon po bang tinatawag na sahod ulan? Ah, maaaring isa yan sa mga dahilan. Dapat din ninyong pagtuunan ng pansin ang pagsasalit-salit ng halaman sa pagtatanim. Dapat ang halaman na itatanim ay akma sa panahon ng pagtatanim. Halimbawa, ang mais ay mainam na itanim sa unang pagpatak ng ulan sa buwan ng Mayo o Hunyo. Ano pa po kaya ang posibleng dahilan? Ang lupa sa burol o sa dahilig ay madaling umaagos pababa sa pag-ulan. Sa ganitong paraan, sumasama ang sustansya ng lupa. Dapat din kayong magtanim ng iba't ibang uri ng halaman sa ganitong lugar. Ang ganitong uri ng pagtatanim ay tinatawag na contour planting. Ang contour planting ay makatutulong upang pigilin ang pag-agos ng lupa. Ah, ganoon po pala. Napakaganda po ng inyong pagpapaliwanag. Matapos kayong makagawa ng haka-haka, ay mangalap kayo ng datos o impormasyon na magpapatunay sa inyong haka-haka. Paano po naman ang pangangalap ng datos o impormasyon? Ang pangangalap ng datos o impormasyon ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng eksperimento para malaman ang dahilan ng mahina ninyong ani. Eh, bakit hindi natin subukin sa inyong bukid ang pagsasagawa ng eksperimento? Sige po, maganda nga po yan para masubaybayan namin at ang aming mga kabarangay ang pagsasagawa nito. Naku Carlito, kagagaling ko lang sa bukid. Alam mo ba, nakita ko na putol-putol ang mga uhay ng palay. Mga daga siguro ang may kagagawan. Ganun ba, Celia? Dapat siguro'y maglagay tayo ng lason at patibong para sa daga. Isasama ko si Paring Armando upang maobserbahan namin kung ano pang hayop ang sumisira sa ating palayan. Aba, Celia, alam mo ba kung ano ang aming natuklasan? Ano yon? Abay, bukod sa mga patay na daga na nakita namin doon, akalain mong may mga ibong maya pa na kumakain sa mga bunga ng palay. Kaya pala napakahina ng ating ani ay dahil sa daga at ibon? Mas mainam siguro ay kumonsulta ulit ako kay Ginang Cruz upang masolusyonan agad ang mga ito. Ay naku Carlito, hindi mo na kailangan pumunta sa bayan. Hayan o, paparating na si Ginang Cruz.
Oh, Carlito! Kumusta na ang inyong tanim na palay? Magandang umaga, Ginang Cruz. Natuklasan na po namin kung bakit mahina ang aming ani. Talaga? Ano yun? Ang dahilan pala ay mga daga at mga ibon na siyang kumakain sa aming mga palay. Grabe po talaga, inuubos nila ang aming mga palay. Ah, ano naman ang ginawa ninyo upang mapatunayan ang mga ito? Naglagay po kami ng lason at patibong para sa mga daga doon po sa palibot ng palayan. Inobserbahan din namin kung ano ang hayop na kumakain ng mga bunga ng palay. Dumating ang araw ng anihan sa barangay ni Carlito at Armando. Ay, salamat! Masagana ang ani natin ngayon. Sobra-sobra ito na panggastos sa pangangailangan ng aking pamilya. Makapag-iipon ako para sa hinaharap. Salamat kay Ginang Cruz at sa pamaraang siyentipiko na kanyang itinuro. Gumaganda na ang ating kabuhayan. Tama ka, paring Armando. Mga kaibigan, ang inyong napakinggan ay isang dialogo na nagpapaliwanag ng mga paraang siyentipiko sa pagsasaka. Narito ang ilang mga katanungan. Mahalaga ba ang pamamaraang siyentipiko sa paglutas ng suliranin sa pagsasaka? Sinabi mo bang makakatulong ito para magkaroon ng masaganang ani? Ano-ano ang pamamaraang siyentipiko? Tama ka kung sinabi mong pag-aalam sa suliranin, paggawa ng haka-haka, paghanap ng datos, pagsusuri ng mga datos, paggawa ng konklusyon, at paggawa ng rekomendasyon. Paano ito makakatulong sa paglutas ng suliranin sa pagsasaka? Di ba dapat maligaya tayo na gumawa ng pag-aaral? Mga kaibigan, kayo po ay muli kong inaanyayahan sa susunod na mga pag-aaral. Kung mayroon po kayong mga katanungan, maaari kayong magtanong sa inyong instructional manager. Sana'y maging unang hakbang ito tungo sa masaganang pag-aani. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig. Mabuhay po kayo! Pakinggan ang isang palatuntunang panradyo na inihanda ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nangimpilang ito, DXBU 104.5 FM. Mga classmates sa kahanginan, arat na sa Radyo Eskwela. Iandam ang inyong mga radyo, cellphone, bopen o papel. Ug ayaw kalimti ang paghugas sa kamot o pagsuot sa face mask sa dili pa magsugod ang klase. Para siguradong safe ka o nakatuon pa. Maminaw o makitaita uban atong mga teachers sa kahanginan. Matag Martes o Huwebes, alas 3 sa hapon, dinhi sa inyong paboritong estasyon, TXBU 104.5 FM. Og streaming live sa DXBU 104.5 FM official Facebook page. Og ALS 2.0 Malaybalay official Facebook page. Radyo Eskwela, magtuon ta! Alang sa mga pangutana, komento o suwestyon, i-contact ang RBI Radyo Eskwela sa numero 0936-600-3197 o 0961-785-2062.